So ayun guys, pang fourth day na po ngayon ni Nana. So ayan na siya, naglayas na siya. Iwanan niya na yung kanyang mga piglets dun sa loob. Let's go inside! Come on inside! Come on here! Let's go inside! Mama inside! Nakita pa sila! Huh? Good girl! Hinay! Hinay! Get inside! 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 Mama inside! Sige inside! Lagi. So, yan na po yung ating mga piglets. Ito yung labing isa na lang po ito dito. You lay down first. You go down first. Sibog. Mama. Mama, come on here. Come on. Let's go here. Come on here. Let's go. Go. Muli. Tara. Hello. Mag-inay na ha. Ta. Ayun. Careful. Kanto, sila nanay nila eh. Ito yung 4 days guys. Kahapon nabigyan na sila ng iron shot. Tapos mamaya pwede ko na sila bigyan ng kanilang oral na vitamins. Pero buyag, may malalaki, may small, medium, large na sabi ng Daddy Jim. Back din sa lejo. Dumituloy ng pani nana. Namasyal sa kanyang paligid. Maganda din naman pag nakakalabas yung pigs, nakaka-relax din sa kanila. So, andito pa rin yung ating mga patinis. Andito pa rin yung 12. Hindi pa yun sila nakakaligo kasi kumakain pala sila ng breakfast. Andun pa rin yung dalawa doon. So, andito yung lima. Meron pang tatlo dito. And then, andoon yung isa, yung injured pig. Ayun siya. Okay na siya. Andito si Sasa. Andito yung bully. Andito naman si Colette. So, papasilip ko sa inyo si Colette. May nakausap ako kanina na ano na close po sa family natin si Tio Toro. Pinunta niya sa akin kung ano yung nangyari doon sa outbreak ng ESF sa Tangkaan. So, sabi niya sa'yo naman, hindi naman problema yung ano sa ESF ng sa'yo kasi malinis lagi yung pigpen mo kasi importante nga po talaga yung may tubig yung ano yung farm. Kasi pagka wala po kasi yung sanitation kasi mahalaga. Ano siya? Ayun yung injured. So, hindi pa po sila nakaligo, guys. Ayan. Gita na po yung BB bump ni Colette. I mean, this is not Colette, this is Sasa. So, the bully is here. Kapasensya na nyo na po. Hindi pa po kasi galing po ako na simba. Ayan, may mga tabon po dito. Nagre-recycle po ako na, no? Dito po kasi, di ba, tumatama po siya yung araw. May ma-short video ako tumatama siya yung araw. Hindi na po pwedeng maarawan si Sasa. Tapos kahapon kasi mahangin, kaya yun, naglagay ulit ako ng curtains. Pang black lang ng ear. Kasi mahirap sa mga piglets. So, ito naman sila. Magpo 1 week na yun sila bukas. So, ayun na. Andiyan yung sham. Ito yung pinaka-perfect na ano ni... Ito yung pinaka-perfect dito. Itong sa pigpin na ito. Walang yung swerte ito dito eh. May time na wala talaga ano. Walang mortality. Pero kay Nana, mas swerte din doon sa kay Nana. Kasi nga, marami yung production doon. Sabi nga sa akin, DJ, meron ako sariling factory ng pigs. Ayan. So far, they're very healthy. Ito sila nag-oral vitamins na ito sila. Mahirap lang kasi. Dati iba kung natandaan nyo, itong gaya na to, dito yung crib. This time kasi wala nga akong space. So nagbibigay ako sa kanya ng vitamins sa tabi. Ang hirap. Kasi hindi mo naman matandaan kung ilan yung pinapainom mo na. Tapos tumatagpo pa sila. Hindi sila mag-stay sa isang area. So nagtatago na kakabulanin kami. Pero buyad na sila guys. Magwa-1 week na sila. Dito yung size ng mga pellets, almost the same. May maliit man, wala talaga yung kagaya kay Smolie. Yun naman marami. Normal talaga na kapag ka marami, merong maliliit. Hindi po yung maiwasan. So ayan, mga nakatabon. Nag-recycle lang kasi nga, hindi tayo mayaman para, no? Ayan, may mga bamboos, ayan. Tapos tagpi. Hindi ko kailangan ko dapat lang i-block. Kaso lang may mga pigs naman, so hindi ko na nilalagyan. So make sure lang na, ano, na hindi yung airflow dun sa loob. Meron na mga hangin, kaso lang huwag malamig.
So yun dito naman po ayun o. Kasi nung nakaraan yung malakas yung may storm, yung hangin kasi nadadala yung ano ng ulan dun sa loob. Kaya ayan, nag-re-improvise na lang ako. Plastic lang yan na galing sa Unifest sa binig ko na feeds. So iniipon ko yung mga plastic yan. Dalawang plastic yan sa dalawang 50 kilos na feeds. So ayan, hinati ko na siya na ganyan. Tapos tinalit mo yan. Pamblock na siya sa ano. Windbreaker na siya. So update lang natin dito sa farm. It's today, Sunday, July 29. So mamaya, pagka maganda yung weather, kasi nga meron namang bagyo na, ay pumasok na daw yung bagyo kagabi. So ayan. Magdidipindi po yung paligo ng ating mga pigs. Kapag maganda yung weather, maliligo sila. Pagka hindi po sila pinipaliguan. Naglalaro-laro na sila. Ano yung payahin mo? Kasi din na-dry ko po yung flooring, guys. Kasi kailangan laging dry yung flooring, lalo na pagka may mga piglets. Para po, yung reason po kung bakit dry yung flooring, para po hindi magkakaroon ng pulmonya ang ating mga pigs. Ang reason kung bakit may plastic matting, para po hindi sila ma-sleep na direct doon sa ano. Kasi ito mga pigs na to, para silang sinanay. Umiihi sila kahit magdidide. So, kailangan laging dry yung flooring. Kasi isa yun sa nagiging reason kung bakit inuubo yung ating mga pigs. May isang pig na nagkikingking yung siguro na hurt yung kanyang feet. So back to normal feeding na po ang ating mga sows. Alam nyo guys, itong pig pen na to, medyo maliit po siya kay may kainana. Itong size ni Nana, size na po ito ng 5-year-old sow ko before 5 days at 5 years ago. Ganito kalaki siya, no? Ganito kalaki si ano si Nana, yung nanay po si Donna, nanay po siya nila Nana at saka ni Colette. Ang bilis po lumaki nila Nana at saka ni Colette. Sobrang lalaki nila. Kaya kailangan ng mas malawak na pigpen para ma-exercise yung kanilang mga feet. Hep, put it down. Oops. Ay, okay, may buwang walking pigpen. May buwang pigpen. Mga good girl yet sila. Kagabi nakatulungan ko dito na ulo na bukas yung pinto, kaya yung mga tumakas na talaga siya. Kagabi din niya iwanan yung mga piglets kasi alam niya hindi sila safe sa gabi. So ito, babaan na natin ito guys, kasi pinas ko ito kanina nasa labas sa pagkakas sa inana. Kasi mahangin po. Hindi pwede, ano, hindi pwede malamig dito sa loob. So, ayun, nakasulari tayo, meron tayo itim lang. Didi.
na. Saman batu nomba namira hamlo hep 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 inai oh non saman to lo kya mo isi muli kya mo ya bibi get cute niya hindi ka siya name ni Joy Mom si Molly daw siya kasi baby boy yan don't fight yan hindi po pwedeng pabayaan sila guys kasi baka hindi mo sila ma-arrange mag-away-away po sila eh oops 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 what is it Mungkin mundi dia, makan aku konsi mundi dia. It's here, it's here, it's here, right there. Okay, medyo siya kan. Malapit siya sa hearty na. Pagka malilit po ng piglets, take note po na ilagay po sila sa may unahan banda. Kasi yung milk po dyan, lagi po yung merong milk. Hindi po yan nawawala ng milk. Ang kulit. So, yun po guys. Thank you for watching. Have a nice day and God bless po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, do like, subscribe, comment pa rin po kayo. Kasi sure po na may balik po, makakabako po ang yung channel, tsaka makasyalan po rin po kayo. And then, sa mga gusto pong matuto ng pig farming, pig raising, kung paano yung mga techniques at mga tips na ginagawa ko dito. Sinishare ko po yung information para po matulong po ako sa iba. So, manood lang kayo. Mag-type lang kayo ng mga keywords tapos yung malaman, baka makatulong po ang aking mga video sa mga ginagawa ko dito, yung mga tips na lalong-lalo na po sa ESF, kung ano po yung mga magagandang paraan para mapakaganda ang pagpalaki sa ating mga pigs, ang pag-handle po natin sa ating mga pigs, kung paano po sila inaalagaan, ano yung dapat gawin, kaya nasi-share po ako ng mga tips na gano'n, para naman po magbibigay ako ng knowledge doon sa iba. So thank you for watching, have a nice day, God bless po, bye-bye! Bye, galing sa amin. Dito namin mga baby. Thank you, Daddy Jam. We love you.